May mga nagtatanong sa akin kung paano ko daw ginagawa yung background ko sa likod. Madali lang yun. Gaya na lang nito, itong nasa likod ko, paano ko ginagawa itong background na to. Madali lang yan, ituturo ko sa inyo kapag magtatagal ka sa videong ito, dahil kapag itinuro ko to sa'yo, malalaman mo kung paano ko ginagawa itong background natin. Paulit-ulit lang, di ba? So, yun nga, syempre, bago yun, mga ate at kuya, mag-i-intro muna tayo. What's up, mga kuya? Ako pala si Vin. And what's up, mga ate? Wala si Ate Shine. Okay, nagtataka kayo, bakit wala si Ate Shine? Singit muna natin to bago tayo mag-roll dun sa video. Ito, ganito. Bakit wala si Ate Shine matagal na? Malalaman nyo yan soon na vlog natin. After nitong video nito, abangan nyo ulit yung isang video kasi may gagawin tayo kung paano nagsimula ang Vin and Shine. Dahil sa video ito, tuturo ko muna sa inyo kung paano gawin itong video na ito na ganito yung background. Try natin palitan. Okay, diba, nakita nyo naman yung pagkapalit. Isa pa kaya, isa pa. O, oh, diba? Napakaganda. Pwede rin video yung nasa background gaya nito. Or gaya ng ganito, picture lang. Diba? Ituturo natin yan kung paano malalaman nyo yan. So, ganito. Sa next video na to, sa next clip is nasa phone na kayo. So, sundan nyo lang ang gagawin natin kung paano to at i-download ang sasabihin ko. Okay, ganito ang gagawin natin mga ate at kuya. Okay, kailangan lang natin ng green screen. Gaya nito. Kailangan lang natin ng green screen na gaya nitong nasa likod ko. Yan lang gagawin natin. So, proceed na tayo sa may phone. Okay, mag-proceed na tayo dito sa apps ng Kainin Master. And then, click natin itong pinakamalaki. Yung plus. Okay, nandito na tayo mismo sa may loob ng Kainin Master. Kaya, ang gagawin natin dyan, i-click nyo yung media. Pwede kayo maghanap ng pwedeng iba background like picture. Parang ito, subukan natin to. Pwede rin video. Kuha tayo dito na export natin. Ito na lang. Siyempre, ang gagawin mo pag video, i-off mo yung kanyang sounds. So, na-off na yan. Tapos ito, iayos natin. Ika-crop natin para pantay siya. Click nyo yung equal. Sabay. Tap nyo yung mismong picture. Pwede nyo ma-crop ko yan. Yan na lang. Tapos check. Okay, so, kukunin na natin yung green screen natin. So, pupunta tayo dito sa may layer. Click natin ulit yung media. Tapos punta tayo sa may camera, click ng video, sanapin natin yung green screen, like that. Syempre, kailangan mong isize yan. Click natin itong tabi ng scissors. Tapos, click natin itong tabi ng off. Yan, automatic na syang nag full screen. So, ang gagawin natin dyan, syempre off muna natin yung ano, para maintindihan nyo. Cut lang tayo, ha. So, ang gagawin kasi natin dyan is pagagantayin natin yung background nyo. Okay, click na natin tong green screens mismo. And then, hanapin natin yung chroma key. Taas lang. So, nandito na yung chroma key. So, ang gagawin natin dyan is i-enable natin yung chroma key. So, i-on natin. So, yan. May mga nakikita ko yung mga puti-puti. Ibig sabihin yan, kailangan tanggalin natin yung mga puti-puti na yan. Ang matitira lang na puti is yung ikaw mismo. Kailangan kasi pantay. So, babalikan ko kayo. Ipa-pass forward na lang natin to kung anong mangyayari.
Okay. Okay na yan. Pero may nakikita kayo dito sa gilid ko, may natira pa. Pero hayaan nyo na lang muna yan. Pero kayo na lang bahala paano nyo siya maaayos yung chromahin ng green screen. Ako kasi medyo pumalpak lang yung ako doon mismo ata sa light. Doon ako kinulang. So wait lang, papakita ko sa inyo. So ayusin muna natin yung color adjustment. Para na magmukhang tao talaga tayo dito. Gusto ko pa sana ayusin yung sa ano. Tingnan nyo kasi oh. Pagkadagal ako na ano na rin yung green screen. Play natin. Diba? So try natin ayusin. Papakita ko pa sa inyo. Click ulit natin. Chroma key. So yung pinili ko kasi is R65. Nakikita nyo ba yan? And G206. So dapat hanapin mo talaga yung pinakatapat yung maayos para pag 170 masyado nang mataas sa akin eh. 200 masyado na ring mataas. Wait, hanapin ko, back forward ulit tayo. Putol yung ulo ko, ayusin ko lang saglit. Hanapin natin ng maganda. Wait, babalikan ko kayo pagkatapos nito. Okay mga ate at kuya, naayos ko na siya. Pero hindi ganun ka gaano. Kasi nga may nakikita pa rin green sa gilid. Mapapansin nyo. Basta ang gagawin nyo lang kasi is wait lang, play natin ah. Kasama ng may music. Hindi nyo pala naririnig kasi naka untoy. Okay. Anong marinig nyo? Tinanggal ko lang yung lapel para marinig nyo. Okay, bipay na natin siya. May mga nagtatanong sa akin kung paano ko daw ginagawa yung background ko sa likod. Madali lang yun. Gaya na lang nito, itong nasa likod ko, paano ko ginagawa itong background na to. Madali lang yan, ituturo ko sa inyo. Okay mga ate at kuya, pansin nyo naman, pag piniplay ko yung video, parang yung sa may buhok ko is may nakikita kayong part na naputol. Na hindi gaano na attach ng green screen natin. So may konting mali ako dito kasi nga yung ilaw ko na ginagamit ko dito is hindi masyado na ano ng pader ng kwarto. So tingnan nyo sa inyo kapag magtatagal ka sa video ito dahil kapag itinuro ko to sa pero yun na nga, gusto ko lang sabihin sa inyo, pag ginawa nyo tong green screen na ito, ang gagawin nyo lang ay maging maayos yung light dun sa green screen na ginagawa nyo. Kaya ayusin nyo na lang, basta dapat balance yung light mo dun sa may green screen para mas maganda siyang tignan at makuha mo ng buo yung ina-achieve mong pagkochroma key. Okay, sa mga nagtatanong kung paano gawin yun, papakita ko sa inyo paano yung setup ko ng green screen. Hindi ito yung tela na green screen. Talaga nagpapintura tayo ng green screen para sa video natin. Kaya yung buong kwarto ko ay puro green. Sakto yung light. Mas maganda kung apple green para mas madali. Huwag masyado green. Oo, yung gagawin nyo. So, ang kailangan lang kasi, mga ate at kuya, sakto yung light. Yung emphasize siguro yung light. Yung malakas yung lighting. Hindi ako naka-ring light. Ito, pinakita ko na to sa dati kong video eh, yung ginagamit ko.
which is ito. May clip naman yun, i-clip mo lang siya, tapos tatapat mo yung ilaw. Yun na. Okay na siya, di ba? Pag-usapan na natin yung sinasabi ko sa inyo kanina, na kung bakit wala si Ate Shine. Alam nyo naman yung sitwasyon ngayon, hindi kami magkasama ni Ate Shine kasi Ate Shine, malayo yung bahay niya, hindi kami makapagkita, hindi kami makagawa ng video. Siya na rin nagsabi sa akin na gagawin ko yung best para mapakita ko ano yung para sa inyo, ma-share ko yung nalalaman ko. Pero pag-give up niya, hindi naman yung tuloy ang give up na sa YouTube channel. Sadyang wala siyang maiisip na content kasi kasama kami ni Ate Shine is nagbabalance gagawin namin content. Kung ano yung content na gusto niya, tapos ano yung content ko, na gusto ko, parang kung ayaw niyo yung content ko, ayaw ko rin yung content niya. Iisip kami ng content, kaya ang hirap na ang layo ni Ate Shine. Kami makapagkita ng dalawa dahil dito sa video ito. Tapos, isesend niya pa sa akin yung video para ma-upload sa YouTube kasi wala silang internet. Tapos, naglo-load siya. So, nahahassle siya, so, na-load. Nawala na siya ng ipon dahil dito sa GCQ, ECQ, or sa nangyayari sa mundo. At tayo manalangin na bumalik yung ating ginagawa natin. Pero, pag bumalik sakali man yung panahon na yon, lahat, maging safe tayo, mag-ingat tayo, gawin natin yung nararapat para maging maayos. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Sana may natutunan ka. So, hanggang dito na lang. Paalam.